Move to recognize Representative Mujib S. Hataman of the Luang District of Basilan for his interpellation. The Honorable Mujib Mataman of Basilan, Hataman of Basilan is now recognized. Salamat, Mr. Speaker. Salamat, Madam Sponsor, Majority Leader. Konti lang po ang tanong ko ngayon. Related lang sa Bangsamoro Autonomous Region, pati yung implementation ng peace agreement between the MILF and the government of the Philippines. Pero una ho, Madam Sponsor, magkano ho ang project proposal, budget proposal ng OPAP na sinubmit sa DBCC? Mr. Speaker, OPAPRO submitted a budget of more or less 4 billion pesos, Mr. Speaker. Magkano ho ang inapprove ng DBCC na ceiling para sa OPAPRO? Only 1.8 billion more or less, Mr. Speaker. With the difference of how much? A difference of 2.2 billion pesos, Mr. Speaker. Pwedeng malaman, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kung ano yung mga programa na naapektuhan doon sa proposal ng OPAPRO. Dahil para sa akin, napakahalaga. Dahil una, meron tayong pinapatupad na kasunduan between the MILF at ng gobyerno. At ang alam ko, meron din programa between the RPA-ABB at ng gobyerno. At ganon din ng CPLA at ng MNLF. Program 1, Mr. Speaker, which is for the Government of the Philippines and MILF peace process, in the amount of 1.8 billion pesos is unfunded, Mr. Speaker. Unfunded how much? 1.8 billion. What program? Sorry. What program? Program 1, which is the government and MILF peace process. Anong specific program or activities yung naapektuhan doon sa peace process with the MILF? Decommissioning, Mr. Speaker. Commissioning. Anong pace na ho ang decommissioning ngayon? At ilan combatants na ang na-decommission on the part of the MILF? We are currently under phase 3, Mr. Speaker. Ang phase 1 and phase 2, ilan ang na-decommission? At sa phase 3, ilan ang ma-decommission? At ilan pa ang balanse para matapos yung final decommissioning ng 40,000 combatants ng MILF? Under the phase 3, Mr. Speaker, this includes the decommissioning of 19,345 MILF combatants. And of course, it includes the initial rollout of parallel activities in security, socio-economic development, and transitional justice and reconciliation. The remaining 20,655 out of 40,000 targeted MILF to be decommissioned. Mr. Speaker, distinguished sponsor, base sa timeline ng OPAPRO, kailan matatapos yung final decommissioning ng combatants ng Moro Islamic Liberation Front? At magkano yung budget na kakailanganin to sa pagpapatupad ng final decommissioning? More or less, Mr. Speaker, the target is in the year 2024, Mr. Speaker. 2024. Magkano ho yung corresponding amount na kakailangan ng programa ng decommissioning? Around 8 billion pesos, Mr. Speaker. Paano ho pag hindi napondohan? Halimbawa, katulad ngayon, merong kinat na budget ng OPAPRO. So ibig sabihin ba niyan, kung hindi ho natin mapondohan ng tama, hindi rin natin ma-realize yung final decommissioning on the target natin by year 2024? That is correct, Mr. Speaker. Maliban sa decommissioning ng kombatant, ano pa yung mga programa at activities na dapat gagawin bago magkaroon ng final exit agreement ang MILF at ng Government of the Philippines? Aside from decommissioning, Mr. Speaker, there are social protection programs such as immediate cash assistance, health premium coverage, civil registration, as well as capacity development, livelihood and employment programs, and small-scale infrastructure.
May tanong ho ako. Yung sa socio-economic program, meron bang pondo allocation? At doon sa request ng project proposal ng OPAP, meron silang sinubmit sa DBM at kasama ho yun sa na-disapprove ng DBCC? Moment, Mr. Speaker, none. Only for decommissioning. So, ang problema ho natin yan, matanong ko lang, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kailan ang timeline ng target year or date ng final exit agreement between the MILF and the government of the Philippines? Around end of 2024 or 2025, Mr. Speaker. So 2024 yung final decommissioning, tapos yung final exit agreement is either 2024 or 2025. Pero what if hindi ho natin na pondohan yung socio-economic component ng decommissioning? Mangyayari ba ang final exit agreement? No, Mr. Speaker. That is why we need the support of Congress, Mr. Speaker. So ano yung alternative at ano yung anong nakikita ho ng pamunuan ng OPAP kaugnay nito? Kasi halimbawa, Mr. Speaker, distinguished sponsor, sa ngayon, ang ginagawa natin, even yung submission lang natin ngayon ng KINAT, mahigit 1 billion. Wala pa ho doon sa submission na yon yung socio-economic component. Doon sa socio-economic component, magkano ba ang halaga kabuuan para doon sa programa ng decommissioning? Yung sinasabi ko dito ho, yung socio-economic component, magkano ang kailangan natin? Around 29 billion, Mr. Speaker. 29 billion. Billion. Di ho ba merong executive order na in-issue si former President Duterte para magbuo ng socio-economic cluster ata para sa implementation ng normalization? Yes, Mr. Speaker, it is Executive Order 79. Executive Order 79. Ano yung mandato ng cluster na yon? At ano-anong agency ang involved dyan sa cluster na yan? This EO, Mr. Speaker, is the creation of the Inter-Cabinet Cluster Mechanism on Normalization, Mr. Speaker. It shall be composed of representatives from the Office of the OPAPRO and the Office of the Cabinet Secretary and various members such as the National Security Council, DILG, DND, DOJ, DSWD, Agriculture, Education, Health, Labor and Employment, Finance, DBM, DTI, DICT, NEDA, CHED, TESDA, and NCIP, Mr. Speaker. Nagkaroon na ba ng pagpupulong at plano yung interagency na to para pag-usapan in connection with the target date ng final exit agreement para ma-realize yung socio-economic component? As soon as possible, Mr. Speaker, there is info that the secretary will convene the said council, Mr. Speaker, cluster. Ang ibig sabihin ho ba niyan kaya binuo yung EO 79 para sa cluster on normalization? Ang purpose ba niyan para maglaan din ng pondo yung mga ilang ahensya doon sa kumbaga sa ahensya nila dahil convergence nga yung approach dito at hindi lang si OPAP? Yes, Mr. Speaker, it will serve as a one-stop shop for one-stop that purpose. Shop siya. Kailan nga ang date ng the EO ng organizational meeting ng task force na yan? The EO was promulgated last 2019. And they have already conducted around 6 meetings, Mr. Speaker. Did those agencies involved committed to allocate funds as on their program for the purpose of the convergence in the implementation of the socio-economic component of the normalization? Yes, Mr. Speaker. They have the following projects and budget in their respective 2023 budget proposals reflect, such as the Philippine Health Insurance, 10.8 million for health premium of 12,000 MILF
fighters. The NIA, or the National Irrigation, around 54.5 million for three irrigation projects in Maguindanao. And TESDA also confirmed 240 million pesos for TechVoc education trainings for MILF. Mr. Yung 40,000 na yan, ilang barangays matatagpuan? Sorry, Mr. Speaker, may you... Yung, di ba, 40,000 yung combatants. Siyempre, nakalagay yan sa mga kampo ng MILF. And at the same time, merong mga barangay dyan. Ang tinatanong ko kung ilang barangay sila at ilang probinsya. They are located in 6 camps and 33 barangays. 36 barangays. So ang target amount na needed para sa implementation ng ng socio-economic component is 29 billion. Yes, Mr. Speaker. Sa meeting ba halimbawa ng mga ahensya na involved doon sa convergence na to, nangako sila ng certain amount at magkano yung pinapangako para ma-reach natin yung 29 billion na to? They have proposed 3.9 billion proposal, Mr. Speaker. Hindi ba posible, Mr. Speaker, distinguished sponsor, dahil ang BARM, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay kumbaga kabahagi ito. Ito yung political track component ng implementation ng peace agreement. At pinag-uusapan natin dito yung normalization, pero si BARM, meron tayo kada taon. In fact, kung napansin ko, sa Special Provision on Bangsamoro Autonomous Region, in Muslim Mindanao, sa current NEP natin, is 69 billion. At balita ko, actually, dapat matanong din natin dito sa Congress, kung meron na bang report ang BARM government sa Congress, dahil ayon sa Special Provision, every quarter and every year, dapat nagsasubmit sila ng report dito sa atin para malaman natin kung meron silang savings. But by the way, distinguished sponsor, Mr. Speaker, ang gusto kong i-point out dito, hindi ba posible mula sa block grant ng Bangsamoro Autonomous Government, given yung crisis na hinaharap ng bansa ngayon, dahil partner din ng national government, ang BARM government, na ma-realize at makatulong sa pag-raise ng pondo ng amount na 29 billion? Mr. Speaker, the BARM has initially committed to allocate an amount to help in the decommissioning. And for this issue, Mr. Speaker, OPAPRO said that they will refer this to the Intergovernmental Relations Mechanism with the DBM, of course, with our executive department and implementing panels. But again, with the Bangsamoro Autonomous Region, Mr. Speaker. But distinguished sponsor, Mr. Speaker, no commitment on the part of the BARM government. I'm not talking about the MILF, because the beneficiaries are the MILF combatants. But remember, just for the record, the leadership of the Bangsamoro Autonomous Government is headed by no less than the former chairman of the MILF. So parang ang punto ko lang dito, baka pwede naman, given yung kakulangan ng fiscal space sa ating pamahalaan ng ating bansa, baka hindi ba posible na kausapin ang MILF? Baka yung ibang component makuha doon. Total, itong mga MILF combatants na to ay constituency nila and at the same time, miyembro pa nila. Para hindi lang ho mahihirapan mag-isip pa ang national government para ma-realize natin by 2024 yung final decommissioning and 2025 yung final exit agreement para ma-normalize natin yung Bangsamoro Autonomous Region. Mr. Speaker, the BARM has initially committed to the housing projects of the MILF. Ilang pabahayo? 40,000, 20,000, 10,000? We're still in talks, Mr. Speaker. And as well as it covers the development of the said 33 barangays. But anyway, Mr. Speaker, distinguished sponsor, since the Secretary of OPAPRU is a very close friend of mine, since he was our brigade commander in, I think, 2000,
16. Baka pwede ko naman siyang kausapin siguro mga over a cup of coffee mga next week. Para yung ibang detalye na to, pag-usapan natin. Alam ko kaninang umaga pa kayo rito. Para makauwi na rin at kami makauwi na rin. So I am now ending my interpellation and on the part of the minority. But anyway, distinguished sponsor, Mr. Speaker, I would like to extend my congratulations to OPAPRU for bringing together the different rebel groups who are not in good terms before. They are now part of the leadership of the Bangsamoro Transition Authority through the initiative of the present leadership of the OPAPRU. So congratulations. With that, on the part of the minority, there being no members who wish to interpolate on the budget of OPAPRU, I move to terminate the period of interpellation and debate. I so move, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, on the part of the majority.